Anim na taon nang nakakalipas nang may isang batang lalaki ang kinagat ng aso, hindi sa paa, hindi sa kamay, kundi sa ulo. Nakakalungkot lang isipin, kapatid, na ang mga alaga nating aso ay may dala palang kapahamakan sa tao kapag hindi ito nabantayan ng maayos. Kaya naman, sa may mga taong may alagang aso dyan, kung maaari ay ilayo ito sa mga bata, itali, o di naman kaya paturukan ng anti-rabies para hindi humantong sa ganitong pangyayari. Anim na taon ang nakakalipas nang ibalita sa media ang isang pangyayari na kung saan ang isang batang dumaan lamang sa kalsada ay aksidenteng kinagat ng isang aso sa ulo. Bibo at masiyahin na bata si Joshua at ayon sa mga magulang nito na pangarap ng kanilang anak maging isang batikang artista. Ganito ilarawan ng kanyang mga mahal sa buhay si Joshua. March 8, 2017, si Joshua ay naglalakad sa kanilang compound kung saan meron isang asong nakatali dito at ito ay pagmamay-ari ng kanilang kapitbahay. Ayon sa mga nakakita, na bagong ligo ang aso at pinapakain. Sa kasamaang palad naman, napadaan dito si Joshua at habang siya ay naglalakad, nagulat siya nang sunggaban siya ng aso at kagatin sa ulo. Alam mo ba, kapatid, na hindi sana malaki ang sugat na kanyang matatamo kung hindi ito nakawala. Tama ka ng pagkakarinig, kapatid, nakawala ang aso sa pagkakatali kaya't malaki ang naging damage nito sa ulo ni Joshua. Nagpanik ang lahat sa pangyayaring ito dahil ulo ang kinagat kay Joshua. Kaya naman agad itong pumunta sa pinakamalapit na ospital kung saan pwedeng magpaturo ng anti-rabies. Nabigyan naman ng 3 shots ng anti-rabies vaccine si Joshua at medyo naging okay naman ang pakiramdam ng bata. Pansamantalang bumalik ang sigla nito sa paglalaro, kumain ng marami at pakikipaglambingan sa kanyang pamilya. Ngunit, dumaan ang 2 linggo, si Joshua ay nagkasakit, nilagnat ito ng malubha. Ang akala nga ng lahat ay trangkaso lang ito, ngunit hindi pala, dahil ito na ang sintomas ng rabies sa kanyang katawan. Hindi biro makagat ng isang asong may rabies, lalo na kung sa ulo ang tama nito. Ayon sa tiyahin ng bata, si Joshua daw ay nag-uumpisa ng tumahol. Kapag lalapit ang doktor, si Joshua ay tatahol ng tatahol na parabang isang aso. Natatakot na din si Joshua sa hangin at ilaw at madalas pinapapatay nito ang ilaw. Kapatid, alam mo ba na isa yan sa mga sintomas ng rabies? Ang pagkatakot sa hangin at sa tubig. March 27, 2017 naman nang bawian si Joshua ng buhay. Nakakalungkot man isipin, kapatid, ngunit ang rabies ay walang lunas. Oo, pwede mo itong maagapan, ngunit kapag ito ay kumalat na sa katawan mo at sa dugo, nako, mahirap na itong pigilan. Bukod kay Joshua, narito pa ang isang taong nabaliw matapos makagat ng isang asong may rabies. Ang taong nabaliw matapos makagat ng isang asong may rabies. Maligayang pagbabalik, kaibigan. Sa video na ito, pag-uusapan natin ang isang taong nagsuffer ng lubusan matapos niyang makagat ng isang asong may rabies. Ang rabies ay ang isa sa pinakadelikado sa lahat. Dahil sa sandaling lumitaw na ang mga sintomas nito, wala nang makakapigil pa sa impeksyon na dala nito at ganyan ang nangyari sa taong ito. Tandaan mo na walang pinapatawad ang rabies, masakit mang isipin, pero isa kada araw ang namamatay dahil sa rabies ng isang aso, lalo na sa mga naninirahan sa probinsya kung saan ang ginagamit nilang unang panglunas ay ang bawang o di naman kaya buyo, yung dahon na ginagamit pangtambal para daw mawala ang rabies. Ngunit ang katotohanan dyan, kapatid, ay wala itong bisa laban sa rabies. Minsan pa nga ito pa ang nagiging dahilan upang lalong matrigger ang rabies sa katawan ng isang tao. Ganito ang nangyari. Itago na lang natin siya sa pangalang John, kung saan noon masaya siyang namumuhay kasama ang kanyang pamilya.
Isang araw, inutusan siyang umakyat ng bundok para kumuha ng panggatong. At noong pauwi na siya, meron siyang nakasalubong na isang asong naglalaway. Hindi niya na lamang ito pinansin para hindi tumahol at hindi siya habulin. Nagpatuloy lamang siya sa paglalakad at lingit sa kaalaman niya na nasa likod na pala niya ito at sasakmali na siya. Sa pag-atras niya, natumba siya kasama ang dala niyang kahoy at ang aso ay bigla na lamang siyang kinagat sa binti. At noong nakauwi na siya, sinabi niya ito sa kanyang mga magulang na, "Nay, Tay, may kumagat sa aking aso kanina habang ako ay pauwi." Dahil dyan, dinala ito ng nanay sa isang albularyo at doon ginamot ang kagat ng aso. Makalipas ang ilang mga oras, si Jan ay tila nahihirapan na sa paghinga, nahihirapan sa paglunok at pumipiglas na. Dahil dyan, itinakbo na ito sa ospital at doon nila nalaman na kumalat na pala ang rabies sa buong katawan ni Jan. Dahil nagpupumiglas na ito at nawawala na rin sa kanyang sarili at gagawin ang lahat makalabas lamang ng silid. Makalipas ang ilang mga araw, naparalisa ang katawan ni Jan at nawala ng pakiramdam. Yun na pala ang hudyat upang malagutan siya ng hininga. Kapatid, alam mo ba na 2 hanggang 10 araw lamang ang itatagal ng isang tao kapag nakagat ng isang asong may rabies at talagang magsasuffer ng husto ang taong magkakaroon nito. Hindi lamang sa kagat ng aso maaaring magkaroon ng rabies, pati na rin sa pagdila ng sugat ng isang tao, laway na magmumula sa asong may rabies at hilaw na karne galing sa asong may rabies. At sa loob lamang ng ilang mga minuto, ang rabies ay maaaring umakyat sa utak at mula sa utak, kakalat ito pabalik ng katawan at hindi na mapipigilan pa ang pagbibigay nito ng malaking pinsala sa bawat parte ng katawan. At ang sugat na kinagat ng aso ay mamamanhid, magkakaroon ng trangkaso, biglang pagkabalisa at darating sa pagkakataon na ang taong nakagat ng asong may rabies ay magiging takot sa tubig. Kaya naman noon tinawag din ang sakit na ito bilang hydrophobia. Makakita lamang sila kahit katiting na tubig ay magwawala sila at maninikip ang lalamunan. Pati na rin sa hangin ay nagkakaroon sila ng takot. Kasunod yan ay ang paggagalaiti sa galit. Kaya naman kapatid, kung may alaga kayong hayop, mabuting iiwas ito sa mga bata at kung maaari paturuan ito ng anti-rabies para mas maging safe sa lahat. At kung sakali naman may nakita kayong asong nababaliw, ay ipaalam agad ito sa barangay o sa nakakarami para hindi na makaperwisyo pa.